Hello mga par! This is Renzo speaking. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay isang spoken word poetry artist for almost 5 years. At tayo po ngayon ay nasa pang-apat na hakbang sa pagsulat ng pangmalakasan nating tula. Kung hindi ka pa nakapanood sa mga una, pangalawa, at pangatlong hakbang po, ay panoorin nyo muna ito upang kayo po ay magabayan pa sa pagsulat ng ating pangmalakasang tula. At kung ikaw naman ay nakapanood na sa mga previous videos natin, ay gusto ko po kayong i-congratulate dahil hindi po lahat ng mga tao ay umaabot sa puntong ito. Without further ado, tip number 1, start reading like you are performing. So parang kung kapag nasa laptop ang iyong tula o nasa papel, kung nasaan man, kahit sa cellphone, ay basahin nyo po ang iyong tula na parang kayo na ay nagpe-perform. Pwede nyo pong gawin ito sa harap ng salamin upang maging conscious kayo kung paano nyo i-deliver ang iyong tula. Tip number 2, you only have limited time. Isipin nyo po na limitado lang ang oras nyo sa inyong pagpe-perform. Dahil po ang atensyon ng isang tao ay limitado rin lamang. So isipin nyo na kung napakahaba ng inyong tula ay maboboard ang inyong mga audience. So dapat isipin nyo po kung gaano kahaba o gaano kaiksi ang tula na inyong ipe-perform. So dapat po ay mag-estimate na kayo ng time limit nyo sa inyong sarili upang hindi po ma-board ang ating mga audience, at makakatulong po ito sa mga competitions na sasalihan natin dahil mostly sa mga paligsahan ay meron silang time limit. Makakatulong rin po ito sa pag-memorize dahil kung napakahaba ng inyong isinulat ay mas matagal nyo po rin itong ma-memorize. Tip number 3, trim the lines. Ngayon ay nabasa mo na ng ilang beses ang iyong tula. So ngayon ay may nakikita ka ng mga linya na hindi gaanong maganda para sa iyo. So kailangan mo tong burahin. Ang pagtitrim po ng mga linyang hindi maganda ay hindi po pag-iisip kung ang linyang ito ay magiging maganda ba sa ibang tao. Personal preference po yun. Kung para sa iyo, hindi ka masyadong nagagandahan sa linyang ito, ay burahin mo po yun. Ngunit hindi ibig sabihin na magdedepende ka na sa sasabihin ng ibang tao. Personal preference mo po yun. Kung para sa iyo, hindi ito magandang linya, ay burahin mo. Ngunit never kang magbabase sa opinion ng ibang tao. Tip number 4, trim the lines. Pagkatapos nating burahin yung mga hindi gaanong epektibong mga linya, ay makikita na rin natin na may mga linya tayong na ang thoughts nila ay related ramang. Dapat i-arrange mo ang thoughts ng inyong introduction sa body at sa inyong ending. Ang technique na ito ay makakatulong sa ating mga viewers o makakatulong sa ating mga tagapakinig na hindi sila malito kung ano talaga ang gusto mong sabihin. Makakatulong din po sa pag-arrange ng ating thoughts ang ating ginawang balangkas. So, pagbabasehan natin ang ating balangkas kung saan ang puntong ito nakalagay. Dapat ba itong ilagay sa ating introduction? Dapat ba itong ilagay sa climax ng ating story? O dapat ba itong ilagay sa ending ng ating tula? Tip number 5. Ito po ang ating final rewrite. Sa pagsulat ng ating tula ay meron tayong mga ginawang mga revisions, may ginawa tayong pag-edit, may ginawa tayong pagbubura sa mga linyang ito. So sa final natin na tip na gagawin ay i-rewrite po natin ang mga linya ng tulang isinulat natin. So kapag ikaw ay nagsusulat sa isang papel, which is I do personally, hindi po ako nagsusulat sa aking laptop o sa aking cellphone, ay makikita mo ang mga erasures at revisions na nagawa mo sa iyong papel. Ako po ay isusulat kong muli sa isang papel at make sure na wala ng revisions, wala ng editing na magaganap sa inyong final rewrite upang
makapaghanda na tayo sa pag-memorize ng ating final masterpiece. At yun na nga po ang mas detalyadong paglalahad sa ika-apat na hakbang sa pagsulat ng pangmalakasang tula. Kung may katanungan ka man, may gustong idagdag, o may nakalimutan man ako, ay i-comment mo lang sa baba. And this is Renzo speaking. To God be all the glory.